Umagang kay swerte, umagang kay ganda. Ako po si Master Hans Kua at narito po ako para magbigay ng mga feng shui tips po tungkol po sa Ghost Month 2021. Magsisimula po ang ating Hungry Ghost Month sa 2021 sa August 8, 2021. Ito po ay Sunday at magtatapos naman po ang 2021 na Ghost Month ay September 6, 2021. Ito po ay Lunes, ang ika-15th day. Ibig sabihin, ika-peak po ng Ghost Month natin ay August 22. Ito po ay Sunday. Pinaniniwalaan sa Chinese custom, Chinese belief, or Chinese tradition po na ika-7 buwan ng Chinese lunar calendar ay binubuksan daw po ang pintuan ng Hell's Gate, o ang Hell's Gate po binubuksan po upang ang mga hungry ghosts po ay lumabas po para maghanap ng entertainment, ng prayers, ng mga taong mabibiktima nila para sila din po ay maging hungry ghosts, no? Every year po, iba't ibang day, iba't ibang weeks po, iba't ibang posibleng July pa lang, fourth week of July, o posibleng first week, second week, or third week ng August po, magsimula ang Ghost Month. So, kasi ito ay nakabase sa lunar calendar. So, iba-ibang day, iba't-ibang week po. Posibleng mag-start at posibleng mag-end ang Ghost Month natin. Sa 2021, ulitin ko, August 8 hanggang September 6, 2021 po, ang Hungry Ghost Month. No? Pinaniniwalaan ang Hungry Ghost Month ay ito po'y paalaala sa ating mga nabubuhay na huwag natin kalimutan ang mga past loved ones natin, no? Ito po ay paalaala sa atin na ang prayers, pag-aalay sa kanila ng pagkain, pag-aalay sa kanila ng mga insenso, pag-aalay sa kanila ng mga kandila, ang pagpe-pray po sa kanila ay para po sa mga hungry ghosts. Sino naman po ang mga hungry ghosts, no? Ang mga hungry ghosts po, sila po yung mga spirito na may mga unfinished business po. Sila po yung mga spirito na marami pang mga dapat gawin. Biglaan or sudden, biglaan po ang kanilang death. O yung pagkamatay po nila ay masyadong brutal o may hindi nila tanggap o biglaan po. Sila po yung mga spirito po, mga hungry ghosts po, sila po yung mga spirito hindi pa nakakaakyat ng heaven. Sila po yung mga spirito po hindi pa po nakakapunta ng reincarnation o napupunta sa heaven. Sila po ay mga spirito po nakalimutan na alayan ng mga dasal, alayan ng mga pagkain, alayan po ng mga kandila, ng mga bulaklak, o alayan po ng mga pagkain ng mga kanilang loved ones. So, sa ito paalala sa atin, hindi dapat katakutan ang Ghost Month. Ito po ay paalala sa atin ng mga nabubuhay na huwag natin kalimutan ang mga past loved ones natin. During Hungry Ghost Month, ang mga dapat o mga dapat iwasan, mga don'ts mo muna natin, dapat po iwasan during Ghost Month ang magsimula po ng contract o contract signing. Pinaniniwalaan kasi na pag nag-start tayo ng contract signing, pag pumasok na po ang August 8 hanggang September 6 po, yung deal, yung project niya po pwedeng magkaroon ng mga problema, yung deal, yung project niya po pwede po maging hindi successful o maraming issues. So make sure niyo po, pag mag-sign kayo ng contract, mag-start kayo ng business, meron kayo mga transaction gagawin after na po ng Ghost Month, at ipa-check niyo po yan sa isang feng shui master para sa date selection sa mga araw, petsa. Kailan ka lilipat ng bahay, mag-start ng construction, mag-groundbreaking, para makita natin anong maswerteng petsa. Number 2 po, during Ghost Month, iwasan natin ang groundbreaking. Magsimula ng pagpapatayo ng bahay, pagpapatayo ng isang location o isang property sa isang location, iwasan po natin yan dahil posibleng magkaroon po ng mga problem o hindi maging maganda o maging malas ang lugar na to. Bago magpatayo ng groundbreaking, bago magsimula, bago humanap o bago mag-sign ng contract, pagbibili ka ng property o lilipat ng bahay, ipa-feng shui mo niyan sa isang feng shui master after po ng Ghost Month, no? Number 3, dapat iwasan po ang pagpapakasal, no? Ang pagpapakasal during Ghost Month, malaking chance daw po na hindi maging maayos ang magandang samahan niyo po, no? After na lang po ng Ghost Month, September 6, magpakasal, bago mag-book na mga schedule sa kasal niyo po, ipa-check po yung astrology date selection ng mag-asawa para makita natin ang lucky date nila para magpakasal sila, mas malaki ang chance na maging successful ang kailang buhay-buhay. Muli po ha, si Master Hans Kua ay isang feng shui expert, feng shui master po ako. Muli po ako po ay nagbibigay gabay, patnubay lamang, no? Dagdaga natin ng sipag, tiyaga, determinasyon,
pagdadasal, maging mabuti sa lahat. Nasa inyong mga kamay pa rin nasa lalay ang inyong tagumpay. Iwasan din natin, number 4, ang pag-uwi ng late sa bahay. O, pag-uwi ng sa late, Master Hans, night shift po ako, gabi po talaga uwi ko. Paano po gagawin, no? Ang pwede nyo pong gawin, make sure nyo pag-uwi kayo, magsuot kayo ng mga bright or happy colors, ng mga red, bright green, bright orange, bright pink, mga sasayang kulay, para makaiwas, hindi kayo lapitan ng mga hungry ghosts. Magsuot ng amulets, no? Mga pang-protection amulets. Pwede kayo bumisita sa isang feng shui master sa tindahan niya po para makita, makabili po ng mga feng shui amulet protection po sa mga hungry ghost. Also, prayers. Ang pagdadasal, ang pag-ingat. No? Umaga man, hapon ka man, o gabi ka man uuwi, dapat presence of mind at ingat. Magdadasal pa rin po ang pinakamalakas sa sandata para tayo po ay makaiwas sa mga disgrasya. Number 4, kung pwedeng maiwasan o pwedeng lumipat ng araw for surgery, may papatanggal kang bukol, may hindi naman urgent, no, hindi naman emergency, pagka hindi naman agad-agad, baka pwede mong kausapin si doctor after lang po ng September 6, after ng ghost month, patanggal o surgery na gusto mong paggawa. No? Pero pag urgent, emergency, syempre, kausapin si doctor para makita na agad kung ano magandang petsa. Pwede nyo itanong yung feng shui master nyo po, during ghost month, anong emergency na pwedeng kailangan talagang tanggalin o gawin po ang surgery na kailangan nyo po. No? Iwasan din po natin ang paglipat ng bahay. No? Paglipat ng bahay during ghost month, posible sumama itong mga hungry ghost na ito at magdala ng maraming problema, issue sa bahay nyo po. Iwasan din natin ang magbukas ng negosyo, magsimula ng pagbubukas ng bagong negosyo. No? Malinaw po ito, bago pumasok ang ghost month, August 7, August 6 po, bago pumasok ang August 8, ghost month natin, ay nakapagbukas ka ng negosyo. May negosyo existing ka na, few weeks, few months, few years ago pa yung negosyo mo to, ituloy mo yan, of course, huwag yung sasarado. Ituloy po ang negosyo, pero pag magsisimula ka ng bagong negosyo, during ghost month, tapusin po ang September 6, ipa-feng shui yan, ipa-check ang date selection, lagyan ng mga lucky charm, upang mas ma-enhance natin ang tsansa ng maging successful ang inyong negosyo. Dagdagan ng sipag, tiyaga, determination, prayers, ito po yung mga ingredients para lalo tayo maging mas successful sa ating negosyo. No? New construction, iwasan po yan during ghost month, posible magkaroon ng mga problema, aberya. No? During ghost month also, iwasan din natin ang pagsiswimming. No? Dahil itong mga hungry ghosts na ito, uhaw sila, usually nasa lugar sila ng mga pool o nasa mag-swimming kayo, extra cautious, extra ingat po. O iwasan po ang pag-drive ng late sa gabi o pag mag-drive ka sa gabi, prayers na rin kasi kung talagang kailangan mo dahil nga night shift ka, iwasan din natin makikipag-away, no? Every time naman, no? Bawal makipag-away. Especially lang po, during ghost month, huwag mainit ang ulo dahil itong away, itong init ng ulo mo could lead to court case. Ayaw natin ang sakit ng ulo ng court case. Kaso-kaso pa, ayaw natin ng bloodshed or lalo pang lumaki ang issue na to. So, chill ka lang. Smile. Kalma ka lang, no? During ghost month also, mas malaki ang tsansa. Posibleng lumaas lalo pa po ang mga sakit-sakit o mga issue, lalo na po may panahon ng pandemya ngayon. Anytime na kahit hindi man ghost month, kailangan po natin magsuot lagi ng face mask, ng face shield, mag-social distancing, mag-ugas tayo ng kamay, palakasin natin ang immune system natin, matulog ng maaga, mag-exercise. Ito po yung mga ibang, magtanong po sa doktor niya, magpa-consult sa doktor niya po para si Master Hans Kuwa hindi po manggagamot para mas maiwasan, mapasyente natin, maiwasan natin ang COVID o mga sakit-sakit. Also, makinig tayo, manood tayo, mag-update tayo ng mga balita sa ABS-CBN News para updated tayo sa mga latest development o mga latest sa balita para alam natin magpa-vaccine, no? Mga importante talaga ang magpa-vaccine para tayo po ay mapalakas natin immune system natin. Dahil itong mga hungry ghosts na to, posible silang magpaminsala, mapadamihin pa niya po ang mga may sakit at could lead to para sila po ay magkaroon po ng mga death at posibleng magkaroon po ng maging hungry ghost din sila. So, iwasan natin yun, no? Again, ang hungry ghost mata hindi nananakot, ito'y paalala sa atin na huwag natin kalimutan ang mga prayers ng mga past loved ones natin. Mga do's naman, mga dapat naman natin gawin during ghost month, prayers, prayers, prayers. Gawin natin maliwanag ang ating bahay, mag-alay tayo ng food, ng pagkain. Ano bang mga pagkain ang pwede natin i-alay? No? Pwede tayong mag-alay ng pork, ng chicken, ng fish, ng fruits, ng beer, ng sigarilyo. Dahil mga hungry ghosts, tubig, soft drinks sila po, uhaw, gutom, gusto nila magkonting bisyo. Ito po, lagay nyo sa isang lamesa, patungan nyo po ng kulay pulang tela, ilagay po ang offering nyo po sa labas ng inyong bahay o sa inyong gate, sa labas po ng bahay, sa inyong labas po ng gate, para hindi sila pumasok sa bahay nyo po. Para yung mga hungry ghosts na to, gawin nating happy ghosts. Dahil po mga hungry ghosts na malapit sa bahay natin, pag naalaya natin sila, sila po ay magdadala po ng blessing, ng opportunities, at ng success.
pwede nyo pong imbitahan ang isang feng shui master na para sila po mag-conduct ng rituals, no? Sila po maggawa ng ghost month ritual para sa inyong bahay, sa inyong negosyo, sa inyong tindahan, sa inyong offices. Pwede nyo pong imbitahan ang isang feng shui expert, feng shui master, no? During Hungry Ghost Month also, kailangan pong sa family members, lagi kayo nagpe-pray, laging sama-sama family members, gawin nyo pong maingay, gawin nyo pong masaya ang inyong home, ang inyong bahay, no? Ito nga pala, may nagtanong dito, mga sons, yung mga pagkain po, pwede po bang kainin, no? After, pwede nyo pong kainin, after po yung maalay na pagkain po during Ghost Month, o after na po i-alay, make sure lang po, ililipat po ang mga pagkain sa bagong plato, sa ibang plato, bago kainin ng mga taong nabubuhay, no? Also, pag mag-alay kayo ng mga fruits, iwasan po natin mag-alay ng mga fruits na dikit-dikit, no? Lansones, yung mga banana, dahil sama-sama sila, ito po ay posibleng mag-signify kasi ng tuloy-tuloy o dikit-dikit na malas. Iwasan lang po yun, no? Any kind of fruits, any kind of food, any kind of drinks po, maglagay kayo ng red candles po sa bahay nyo po, maghaba na lagay kayo ng red candles, mag-whisper po tayo, na wini-wish po natin, maging happy po yung mga hungry ghost na to. Maglagay tayo ng insenso sa bahay natin, gawin natin maliwanag ang bahay natin, gawin natin masaya, magsuot tayo ng mga happy colors, red colors, yellow colors, happy bright colors po, bright green po, mga young colors, young, YANG, happy colors po. This will enhance also success, prosperity sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Ilan po yung mga ibang, ilan sa mga tips ni Master Hans Kuwa para sa Ghost Month rituals. So, i-follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, YouTube para sa more updates pa po sa aking mga tips po pagdating po sa feng shui, sa mga kapalaran sa horoscope, no? Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga po mapanood po sa Magandang Buhay, sa Kapamilya Channel po, sa Magandang Buhay po, si Master Hans Kuwa, Monday to Friday po, 9 to 10 a.m. po. Every Monday, Wednesday, Friday po, alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30 po sa Kumu. Every Tuesday, every Thursday po, 1:30 hanggang 3:30 p.m. po tayo sa Kumu. I-follow nyo po ako sa mga social media accounts, Master Hans Kuwa. Muli po, ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Ito po ay paalala sa atin mga nabubuhay. Huwag natin kalimutan ang mga past loved ones natin. Ako po, si Master Hans Kuwa, isang feng shui expert po.